Good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, Ikener Gaming PH. Ako nga pala si roronoa zoro ng Straw Hat PH, Odin Server, Central Plains. Ang nagpapa-shoutout si Vincent Nico, shoutout sa'yo Lodi, at kay X Nihilo, IGN niya daw na LK. Nakausap ko yan sa Odin Server, shoutout sa'yo Idol. At kay Fucking Deb, Miss Kaina, at Rowi ng Chaos Mastering, shoutout sa inyo mga Lodi natin yan. At kay Donski ng Luzon Server, shoutout sa inyo mga idol. Gumawa lang ako ng video ng KVM run namin. Solid na solid mga run namin dito. Unang battle, ito yun guys. Nakalaban agad namin. Supreme agad, grabe. First battle sa KVM. Kaka-start pa lang. Solid na solid. Shoutout ko lang kay ano. Kay 1-4. Bagong KVM team namin. Last week, yan ang ka-team ko. Wala si Mugiwara Luffy, ang pinaka-solid na solid at pinaka-malakas at guild leader natin sa Straw Hat PH. Wala siya sa Team 1, bali gumawa siya ng... Meron kasi siyang HP na si Boa Hankook at napaka-solid na HP na nung isang, ano niya, isang account niya. So ginawa niya kasi guys is nasa Team 2 siya, nirarun niya si Boa para lumakas yung Team 2 namin. Merong solid na HP. So nangyari, nagsakripisyo kami guys. Wala sa amin yung pinakamalakas na DPS ng Straw Hat PH na ang attack ay nasa 17k Rona na solid na solid at solid na lifestealer na sniper. At hindi ko nga mabuwag yun sa ano, sa KBM. Hindi ko na mapatay. Ay sa ano pala, sa PBB. Kasi nagtetest damage kami guys. So nakita nyo guys, Supreme guys, kinakaya na natin. Solid na solid yan. May hawak yan ng Ajit sa Odin server. Yung solidong main yan guys, hindi ko sigurado, pero ito at least Supreme na to guys eh. Ibang usapan na yan kapag yan ang mga nakalaban natin sa KBM. Shoutout lang din guys, hindi ko na i-record kasi sobrang nakalaban namin sila nung dulo na eh. Ito kasi mga first record kong to, ito yung mga first 1 to 4 battle, 5 battle namin hanggang 6 battle. Puro panalo, wala tayong walang talo. Pero nakalaban namin, shoutout sa mga Akuma. Di namin kinaya yung main, malakas masyado. So mga Pilipino yan, Akuma, shoutout sa inyo. Mga Lodi natin yan. May isa lang dun medyo nag-trust talk sa amin, pero nagulat ako. Pero hindi natin syempre pinatulan. And then yung ibang kasama naman ng nakalaban namin is mababait talaga. Mga sulido, mga malalakas. So shoutout sa inyo, mga idol natin yan, Akuma. Akuma Guild. At sa ano, lumakas din, napansin ko din, may nakalaban tayong Filipino Guild sa Next Generation Rocks. Sumulido rin, grabe. May minion guys, ang lakas din, hindi namin kinaya din. So, hindi namin sigurado sa susunod kung kakayanin namin ng mga guild na yan. Shoutout sa inyo. Mga Filipino Guild dyan sa Odin server, lumakas ngayon sobra. Wala kasi yung main namin na si Mugiwara Luffy, si 1-4 ang pamalit. Pero malakas yung sniper namin na si 1-4 yan, hindi rin yung biro. Pero syempre iba pa rin si Mugiwara Luffy na pag nasa Team 1 talagang solid ang run natin sa KBM. Lalo na ngayon, nag-post ako guys na naibenta na natin ang MVP card at na-scam ako doon. Kasi nga, sobrang laki ng tax, grabe. In-expect ko kikita ako ng 2M may get, pero lumalabas, kumita lang ako ng 1.2M. Pero okay na din dahil F2B player tayo, kumita tayo ng maayos sa slime event. Malaki kinita ako doon naman talaga. Kung idadagdag ko pa yung kinita ako sa slime pet nung wala pang stock yun guys, nakabenta ako ng 5 noon na nasa 180k ang isa. So sa slime event kumita talaga ako ng 2M, sobra sobra pa. So yun guys, gumawa ako nito, gumawa tayo nitong video na to guys para at least makita nyo yung pwestuhan guys, yung pwestuhan ng bawat team member, napaka-importante nun. Merong mga technique at diskarte. Tamang pwesto, depende sa target. So, normally meron kaming command na kill HP at kill DPS. So, magkakaiba pwesto nun guys, magkakaiba pwesto nun. So, kung mapapansin nyo sa video na to, hindi ako nagche-check ng mga main stats ng kalaban. Si Blackbeard ang tigatingin yan. At madalas siyang nagde-decide kung kill HP ba kami or ano, or kill DPS. Pero ako may time na nagde-decide ako kapag tinalo kami sa first battle. So normally kapag first round nanalo kami, hindi na ako masyado nakikialam sa command, pero ito
Pag kinaya naman kasi, pag kinaya naman ng first round. So nakikita, na-blind ako guys, sorry. Wala akong panacea, hindi ako gumagamit ng panacea guys sa KBM natin. Tiwala ako sa ano, tiwala ako sa mga kakampi ko kasi masyado. So nakikita nyo guys, ang build natin, Pierce type tayo guys, huwag kayong magugulan, hindi ako tanke eh. Pierce type ako guys na ano, spiral pierce din, so medyo gumuhit buhay ko nito, layo muna tayo, mukhang madededs ako. May ignite ako guys, may ignite ako. Nag-ano kasi kami niyan, nagkanda kami ng tinalo kami kay sakit, grabe. Nagkanda kami ng ano ng PVP na ano na mga nagte-test damage kami. Shout out kay Master Pempem na ano, isa sa mga nag-guide sa akin sa aking build. So shout out sa iyo Lodi. Tawag na ito. Ang sakit noon. So ito tulad nito guys, medyo tinalo tayo. Ano tayo ng onting command para at least nakakapag-ano tayo, nakakapag-conduct tayo ng tamang teamwork natin. Yung ano dito guys, yung White Smith, sobrang lakas nito, whales to. Hindi na, grabe ito. Kaya ang ginagawa namin pag may mga ganyang solidong DPS na ano, ang hirap patayin yan. Tulad yan, medyo kinikill muna natin yung mga ibang ano, yung ibang damager tulad yan, iunahin natin dapat yan. Is yung sniper, si War Daddy ang bahala dyan. Ayun, nakita nyo. Tapos, pinatay ni War Daddy guys, yung DPS. And then, yung wizard namin, si Blackbeard, siya ang tamang mag-assist talaga sa amin. Protect ano ako dito eh. Protect HP ako hanggat maaari. Pero pag nakikita ko naman na kaya ni Mimi ang buhay niya, hindi ko masyadong tatakbuhin. Pero ito, pag nangalahati pa ang buhay ng onti ni Mimi na ito. Kahit paano, i-assist natin yan. So, nag-iiba-iba tayo ng target, guys. No, no? Ito, nakikita natin. Bumagsak ang DPS namin na si 1-4 at nag-aalangan na. Pero si Mimi, buong buhay. So, panalo kami dito. Pag ganito ang ano, habang nasa battle, magiging ano tayo. Mag-observe tayo ng mas maayos at tignan natin mga HP ng main natin. At ng HP natin at ng mga kalaban natin. So yun ang pinaka main job ko. Tinitignan ko HP niya habang bumabattle tayo. Napaka-importante na mabuhay ang main HP natin. At the same time, nakaka-ano tayo, nakaka-delay tayo ng mga kalaban natin. So hindi ako killer guys. Hindi ako killer sa team namin. Ang pinaka-killer talaga dyan is si War Daddy saka si Blackbeard. Na-feature ko na yan sa YouTube ko guys. If ever na hindi niyo pa napapanood ang kanilang main equip, makikita niyo yan nasa YouTube ko yan. Pero syempre, ngayon sa KBM build namin, mas lumakas na sila compared dun sa last video, syempre. Naging maganda farming niyang mga yan. So, iba na mga same build diyan, pero syempre mas kompleto na yung ano, mas kompleto na yung card at the same time nakapag-upgrade na ng mas maayos. So, mas malakas ng ano, dihamak na kumpara dun sa last video. Pero, same equip. Si Blackbeard nga pala, naka-morphe na yan. So, dun sa kanyang, ano, sa kanyang tawag na to, sa kanyang video, naka-blue set siya. Sinolo niya ang LT. Pero ngayon, gumagawa ng armor ng morphe para at least mas makunat pa, hindi basta-basta dumapa. Importante sa mga wizard natin, hindi bumagsak yan kaagad kasi isa yan sa panglusaw natin sa mga damager natin. So nanalo tayo nung una. Hindi namin pinapansin talaga yung white smith masyado. Inuhuli namin yan. Pero yun, namatay na rin. Solid na ano yun. Grabe damage nung wheels na yun. Putak. Nilamon kami na nung first round. Pero at least nanalo na tayo guys. Hindi namin na-expect na matatalo namin to. So sobrang solid yung white smith na yun. Buisit. Nakita nyo naman yung first round, nilamon lang kami. So, napaka-importante guys, sinasabi ko nga sa inyo, napaka-importante ng pwestuhan saka ng tamang pag-a-assist. May mga time na mamamatay ang mga HP natin, pero okay lang kung hindi natin maprotektahan ang HP natin. Basta importante, kaya nating ubusin ang mga kalaban natin. So, dapat may mga ganong ano, may mga ganong tactics. Saka syempre, hindi rin basta-basta kumpiyansa porkit malalakas ang kasama mo. Kailangan ma-assist mo yan ng mas maayos. So, ang job ko talaga guys is pang-delay ng minimal. At yung damage, hindi ako talaga taga-solidong taga-kill. So, nakikita nyo guys, may ignite build ako. At pang ano lang din, pang additional damage at pierce type pa rin tayo. So, ito guys,
Lakas na ito. Yun ang nakakaano dito, guys, no? Yung mga nakakalaban natin. Yung mga solido talagang, ano, mga solidong, ano, top guild talaga to. Na, ang hirap din kasi, guys, eh, ng high elo. Ang high elo na sinasabi namin, yung, ano natin, yung win rate natin, guys, nasa 60%. Lahat kami puro 60% yan. So, nakakalaban natin, guys, mga solid na solid talaga. Talagang mga top guild. Diyos ko. Kaya kapag na tatalo natin to, malaking achievement sa atin to. So nakita nyo, dapa si Blackbeard, dapa din si 1-4. Lakas naman na ito, pero hanggat buhay ang HP natin, guys. Hanggat buhay ang HP natin. Kakayanin natin yun. So nakikita nyo, guys, yung pwestuhan, guys. Hindi ako masyadong lumalayo pag mga gantong nag-crowded. At si Mimi nakikita ko, binabanatan ng LK. Pero hindi ko pinapansin kasi nakikita ko naman yung buhay niya. Kayang-kaya niyang saluhin yung mga damage ng LK na yan. So, once na ganyan ka solid ang ano natin, HP natin. Si Mimi nga pala, guys, ha, makikita niyo rin yan sa YouTube natin. Na-feature ko rin yan. Kulang pa mga card niya noon ng HP HP card, pero ngayon nakabili na yan ng 20%. So solid na. So kung gusto niyo tignan ng kanyang main equip, nasa YouTube din natin yan, si Mimi ng Straw Hat PH. Solid na HP ng Team 1. Mayroon kaming mas solid diyan, si Bowa nga, na si Mugiwara Luffy ang nagko-control ngayon, nasa Team 2 siya ngayon. So hindi naman niya kayang pagsabayin yun dito sa sniper niya. Pero okay na rin sa amin yun para lumakas ang kabilang team namin. Nagbibuild kami ng malakas na team sa team 2 at team 3 namin. Para at least na maayos din ang run nila sa KBM. Sana ma-feature ko rin sila sana. Kung pwede lang ako maligaw sa team 2 at sa team 3, ma-feature ko sila. Pero inaalagaan kasi namin ng win rate namin, guys. Yun din ang pinaka-importante sa isang guild. Yung mga main mga top, ano, tama tawag dito, mga team 1 ng KBM sa kahit anong guild, inaalagaan niyan yung win rate, guys, kasi yun yung aangat at mag-grind, guys, sa KBM, para at least yung buong member namin makakuha na magandang reward sa KBM. Lalong-lalo na kailangan ng karamihan ng member namin ng SE, pang-upgrade sa SE. So bukod sa Otherworld, saka sa Ultimate Showdown, syempre sa KVM nila kinukuha yan. Ang distribute ng reward namin, guys, is fair, guys, fair. So yung mga member namin na nagdi-3 run lang, yung iba mga walang HP, 3 run lang sila. Yung iba mga busy sobra, naiintindihan namin ng mga busy sila. So ginagawa, 3 run lang sila, 3 run. Pero kami, nag-grind kami, team 1, team 2, at team 3. Pure grind yan hanggang maubos ang time natin sa KVM. And then, pagdating ng reward, guys, pantay-pantay kami, guys. Lahat ng nag-attend sa KVM, pantay-pantay yan. Hanggat maaari lumakas din ang mga member natin. So, thank you, guys, for watching. Paki-like and subscribe. At lagi niyong tatandaan na sa forma ang lakas. Salamat!